So ngayong umagang ito ay may pag-uusapan yata yung dalawang injury at ang MVP rankings nga na nanggaling sa NBA. So para nga sa pangunang injury natin, ito nga si Kyle Kuzma ay meron nga daw calf strain. Kaya nga hindi siya nakapaglaro kahapon against sa Miami Heat nung laban ng Lakers dahil nga sa injury niya na yan. At para naman sa laban nila bukas against sa New York Knicks ay siya pa rin ay questionable at di pa rin sigurado kung maglalaro. Now, yung calf strain, di ba? Parehas yan ng kay Anthony Davis. Si Anthony Davis, dalawang buwan na nga hindi nakapaglaro para sa Lakers dahil sa injury na calf strain na yan. So wala namang announcement ang Los Angeles Lakers na itong si Kyle Kuzma ay mawawala ng ganung katagal. Nakasulat lang sa kanilang injury report ay questionable lamang. At sabi rin ng Lakers na si Kyle Kuzma ay may grade 1 calf strain lamang. So mukha namang hindi malala. Pero hindi pa rin tayo dyan sigurado dahil yung si Anthony Davis din, di ba? Nung na-injured niya siya ng calf strain, sabi ng Lakers mawawala lang siya ng 2 games. Pero na-re-evaluate nga siya at ayun, sabi ng Lakers, 4 weeks lang nga siyang mawawala at hanggang ngayon, 8 weeks na nga ay hindi pa nakapaglaro itong si AD. So titingnan natin kung ano mong update dito sa calf strain injury ni Kyle Kuzma. Kung kasing seryoso ba ito nung injury ni Anthony Davis na nag-sideline sa kanya for more than 2 months na. So abangan natin ang update dito sa injury ni Kyle Kuzma. At para naman sa ating next injury update, ito nga si Patrick Beverley ay out 3 to 4 weeks para sa Los Angeles Clippers. Na-fractured nga ang kanyang kamay or sa left hand niya to be exact. At sabi nga ng Clippers ay successful nga ang surgery na ginawa sa kamay nito ni Beverley at expected nga siyang mawala para sa Clippers 3 to 4 weeks. So halos magpe-playoffs na nga niyan or playoffs na nga ata niyan kapag bumalik na itong si Patrick Beverley. So get well soon sa dalawang player na injured na ito at sa iba pang mga player na currently injured. At para naman sa ating huling topic, pag-usapan naman natin itong MVP rankings na inilabas ng NBA. Dahil sa number 1 nila, itong si Nikola Jokic, pangalawa naman si Damian Lillard, pangatlo si Joel Embiid, pang-apat si Giannis, panglima si James Harden, pang-anim si Luka, Kyrie Irving, si Kawhi Leonard, si LeBron James at si Devin Booker. Now, personally, I agree sa listahan na ito na number 1 si Nikola Jokic. Talaga namang MVP season ang ginagawa na ito ni Jokic. Pinapangunahan niya ang kanyang team sa lahat ng stats at nagko-convert ngayon sa panalo ng Denver Nuggets. Kung ikukumpara natin ito sa early season nung wala pang injury na nagaganap, siguradong number 1 dyan si Joel Embiid, si Nikola Jokic at si LeBron James. Sila nga ang top 3 na MVP candidate para sa ngayong season na ito. Pero nga, na-injured nga si LeBron at si Joel Embiid kaya nga't bumaba nga ang kanilang ranking. At itong si LeBron ay nasa number 9 na nga. At pangatlo na lamang itong si Joel Embiid. At nagkakyata naman itong sila Damian Lillard, sila Luka, sila James Harden, sila Giannis. So well-deserved naman yan sa kanila dahil magaganda ang kanilang nilalaro ngayong season na ito. Now, kayo guys, agree ba kayo sa listahan ng NBA na ito tungkol sa kanilang mga MVP, sa kanilang mga top MVP candidates? Comment down below your opinion. So yun lamang para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!